Hello, I'm Zonya. Hi, my name is JD. And sa kanaman? Mabuti naman today, kasi nakasama ka ta ulit. Ganun. Pero so far, as Tino De Leon, ano naman yung mga struggles, saan ka nag-enjoy, ano yung mga challenges? Well, as Tino De Leon, I have to channel an inner self na hindi ko masyado nalabas masyado. And through experience, through direct adult, natutunan ko na parang paano ko i-unleash yung other sides. Naman. Abangan niyo yung character niya kasi maganda yung character niya. Yes. Pero bukod pa sa maganda ang character ko, kamusta naman yung character mo? Naku, ang dami pinagdadaanan ni Trixie. Oo, pero masaya. Na-enjoy ko yung character ko as Trixie kasi madalas kong sinasabi na gusto ko yung challenging roles and si Trixie, sobrang challenging niya. Do you agree or disagree sa mga ginagawa niya sometimes? As Zonya? As Zonya, oo. Hindi. Pero kasi, si Trixie kasi naiintindihan ko na may pinanggagalingan yung mga ginagawa niya. Kumbaga, it's her pagkatao lang talaga. Oo. And may reason siya. Hindi naman siya yung makulit o spoiled brat na bata lang just because gusto lang niya maging spoiled brat. Dahil may reasons din siya. Gusto niya ng happy family, di ba? So, di ba? So, naiintindihan ko siya. Na kailangan maiintindihan niyo din siya, mga kapuso. Kasi nagmamahal lang naman si Trixie. Kasi si Trixie ba nagmamahal pag nagbubuhas ng... Pero ngayon, JD, kasi gusto ko pang mas makilala ka dahil... At siyempre makilala rin ng mga kapuso natin tayong dalawa. Yes, saka matagal na tayong magkasama sa taping. Gusto ko pang malaman yung mga first mo. Nako po. Yes. And ano lang, trivia lang. First time po namin magka-work ni JD. So, sa show. First time namin to. So, sobrang happy naman ako maka-work ko si JD. Ito na nga, namin ko sinasabi. Matalo ka na. First out of the country. First out of the country? Yeah. USA. Wow! But I was just with my family nung bata ako. Ilang taong ka nun? Siguro baby pa ako. Ah, talaga? So wala ka pang naaalala? Naaalala ko konti, pero it's like, parang ano lang, parang napakaan lang, gano'n. Yes. First time mag-drive mag-isa. Ah, first time ko mag... Actually, last year lang ako natuto mag-drive. And first time ko mag-drive mag-isa, nung mga unang mga weeks or months ko, sinasamahan pa ako ng nanay ko, hindi niya pa ako pinapaalis. Sabi niya, hindi ka pwede mag-drive hanggat wala akong kasama. Hanggang sa wala na siyang choice, kailangan kong pumunta ng trabaho. Wala naman ako kasama. Wala naman akong driver. So, ayun, natuto na lang din ako. Di ko alam kailan ba. Siguro mga last year, February, gano'n. So guys, gano'n siya katapang, guys. Medyo malakas yung loob ko. She'll only disagree to her mom. If it's only for the right thing, diba? Yes. Saka, yung mga good role model talaga. Wala naman akong choice. Ako lang din magdadrive para sa sarili ko, no? Oo. Okay, next. First expensive gift na na-receive mo, and ano yun, and kanino yun galing? First expensive gift na? Siguro from my dad, nung baby ako, anong 6 years old ako, he gave me a dog. Oh. Pero yung dog robot siya, parang ganun. Yung dati, yung sikat noon, parang hida sa flip. Huh? Yun lang ginagawa niya ako. So parang toy dog? Toy dog siya. Yun, back then yun talaga yung parang, kapag meron kang ganun, ibang klase ka ganun. Astig cool talaga kid sa robot, cool diba? Kid. Cool kid. Parang hindi ko yung naranasan. Hindi ako cool kid eh. Hindi, cool kid ka naman. Cool kid. Wow! Ako hot lang eh. Hot kid. First time gumawa ng crying scene, paano nag-prepare at sino ka eksena mo? Iyakin ako as Zonya. Madali ako maiyak sa mga movies, sa mga nangyayari sa buhay ko. Pero kapag nasa eksena na ako, parang alam mo yun, mabablock ka, shocked, iiyak ako. Parang napapressure mo yung sarili mo na iiyak ako. So, nung time na yun, first crying scene ko dito sa Matias, nasa house, Enganos house yun. Tapos, hirap na hirap ako kasi kinikilala ko pa lang din yung character ko. Yung character ko, Strictly. So, hindi ko alam bakit
hindi ko alam kung paano ko siya gagawin as Trixie. And mahirap kasi si Trixie, medyo ang dami niya ngang pinagdadaanan. Tama. So, ano bang ginawa ko noon? Siguro, parang nag-focus ako, inintindi ko kung ano yung scene, ano yung mangyayari sa scene, and pinakinggan ko yung instructions ng director, ng acting coach namin. Talagang, every time na nakaka-excel ako si Ate Jo, first crying scene ko ata is kasama ko si Ate Jo. Naapektuhan talaga ako sa kahit anong eksena na kasama ko siya. So, thank you Ate Jo. Actually, thank you rin kay Ate Jo because sa first time namin mag-meet ni Zonya. Oo. Magkakasama kami ni Ate Jo, si Zonya. It was just us three. Yes. Like a one-to-one workshop. Yes. Noon, medyo nagkinaka pa naman yung mga characters namin. At yung isa't isa. Si Zonya, ang dami ko natunan about her that day. Talaga? Actually, totoo ngayon sinabi ni Zonya yung nung madali kong umiyak. Oh my gosh, ilang beses ko umiyak that day. Oo nga. Iyakin kasi talaga ako. Charot. Pero eto na, next. Nako, ready ka na ba? Go. First, love. Oh no! Ano ba yung definitions ng love nito? Ikaw, depende sa'yo. Puppy love. Or siguro gusto nilang malaman yung first love mo talaga yung nag-effort ka, yung nag-commit ka, gano'n. Siguro nung mga high school pa ako nun. It was a girl na I was... Seeing. Pero near school, gano'n. From school, gano'n. Naiyan ni JD. Gola lang yan. okay lang yan. Yeah, basta it was a time na parang I was just figuring out na ba't ganito yung feeling, parang gano'n. Nakakagulat siya kasi what I thought I had something before, iba pala sa nangyayari ngayon. As in talagang selos ako agad. Ah, okay. So yung mabilis ako magselos. Naging clingy ako agad. Hindi ka maintindihan. Ba't ako ganito? Tapos... So, ibig sabihin mo, nag-iba yung love mo before, yung paano ka mag-love before sa ngayon? Mas yes, nag-mature. Yes, totoo. So, right now, I'm just mapagmahal na ako. Pero pili, hindi ako mapagmahal na bigay lang. Sa isang tao lang. Tama. Okay. She wants to know, why, what you ask? Wala. Kailan yung first kilig moment mo dito sa Lilith Matias? Hindi, joke lang. Hanggang first kilig moment lang. Kilig moment ko? Ano? Kailan ba? Nung bata ako, nung grade 2 kasi ako, meron akong crush. Siya yung lagi kong katabi sa classroom. Tapos, lagi kami, hanggang sa grade 4 ako, lagi kami magkaklase, lagi kami magkatabi. So, yun yung time na feeling ko, crush ko pa rin lalaking to. Kinikilig ako every time na, tatawagin niya ako makipaglaro. Alam mo yun, parang wala lang naman, friends lang. Pero, kikiligin ka kapag tatawagin ka niya na, oh, Zonya, tara, kain na tayo. Ganun na mo. Ano yung, sinabi ng guy? Oh, Zonya, tara, kain tayo, sabay na tayo kumain. Eh, syempre, bilang crush ko yun, di ba? Tapos bata pa ako, hala, bakit mo naman ako niyayaya? Oo, di ba? Ano yung tsura niya nun? Ano, singkit. Singkit sa ako sa mga, ganun yung mga type mo. Oo. Mga Chinoy. Taga-Baguio pa ako noon. So, taga-Baguio rin siya. Ngayon, super friends kami. Hanggang ngayon. Oo! Walang anything mali siya. Parang kilala ko to. Oh my gosh! Hindi! Kilala ko ata to daw. Hindi talaga. Si... Wala, hindi mo yung kilala. Eto. First. Heart. Break. Aww! Okay lang yan! Cut! Iyak, direct iyak! Hindi, yung nga, sa first, talaga sa first love. Doon sa first love mo din. Doon yung first heartbreak ko. Okay, so talagang may something sa inyo. Siguro ako lang may something ganun. Hindi, it's hard time to let go. Parang hindi ko siya mabitawan. Tapos, bumalik pa kami together, tapos, mawawala pa kami. Pero talagang nilaban mo din talaga. So, yung time na yun, talagang love mo yung tao. At nasaktan siya, first heartbreak. Oh, good. Oh, yeah.
Pinapaisip tuloy. De, pero, you know, it's part of life lang naman eh. Yung mga journey na yan, yung mga love, friendship, tas sometimes become enemies, diba? May mga ganun na relationship, no? Yun yung tayo, dapat natin mga iwasan yung nag-iiwan tayo ng relationship na kumbaga it's broken. And if it's broken, hindi mo naman yung card to fix it. Eto na! Eto na ang tanong. Zonya. Oo. What's your first kiss? Totoo ba? Hindi nga so. Will you please repeat it? Oh my gosh! Kinuwento ka yun, JB. Kasi, ano po, single, NBSB po kasi ako. NBSB. No boyfriend since birth. I'm 22 years old. And never been kissed. Ganyan. Yan, diba? Kanina ganyan ako eh. Naman hihiya ako. Ang hirap ikwento. Siguro yung kukwento ko na lang yung feeling ko nung first kiss ko. Shock! May first kiss pa ako! feeling ko, parang kinakabahan ako nun. Kasi nga, first kiss ko, saka parang, ano... Hindi mo guys, heart yung ginawa niya. Parang, ano, na-rushed ako siguro kasi kailangan na. Next question, JD, oo. First time kumanta sa mall show. How was the experience? Honestly, nakapagkanta na ako before sa mga, siguro, for my dad's campaign, ganon. Pero pag GMA concert, live, tas nasa TV, oh my God, iba talaga yung feeling. Tas regional, parang pinaprep ka pa nila. JD, ha? Ikaw na yung next, ha? Ikaw na next, ganon. Ito, kakasusumusukan ako. Talaga ba? Tas si Zonya, tas si Kuya Jason. Go, kaya yan. Chill lang. Kalma lang. Pero actually, alam nyo, nung time na yon, first time ko marinig kumanta si JD, sabi ko, singer. Parang Ed Sheeran, bago pa siya na gumaling. Hindi, pero totoo, magaling si JD kumanta. Saka alam nyo, on the spot na inaral yung kantang yun, ha? Talagang bilib na bilib ako kay JD nung araw na yun. Kasi yung boses ko kasi parang pang-reels lang. After 1 minute, pangit na. Abot nga lang yung 1 minute na cut. Oh, kaya sabi mo, okay nang kumanta! Sabayan niyo ako! Yes! See? Sir, last question. Pinagpawisan ako sa huli. Dahil nakatanong na ako, ano yung first kiss mo? Ano kaya yung first date ni Zonya? Ito? Oo nga. First date ko sa kanya. What was he? Obnoxious or was he like a... Basta ayaw sa kanya ng magulang ko. And ang kwento pa nun, pumunta siya sa bahay. Since ayaw sa kanya ng magulang ko, ng nanay ko, medyo strict po kasi yung mga parents ko po, ano. Hindi siya pinapasok. Doon lang siya sa gate. Ano? Inabot lang niya yung pagkain. Tapos, ano, nag-aabang siya doon. Sabi niya, pasokin ba ako ni tita? Papasok. Nakikita niya si mama. Nasa may pinto si mama. Hindi siya pinapasok. Yung guy kasi medyo may tattoo ba siya? Hindi, wala. Major red flag. Oo. Kasi pagtingin pa lang or pa kailangan mo. Saka alam niyo, totoo ko, mother's knows best. Mother. Yes. Talagang nung time na yon, first time ko mag-date. Eh since NPSP ang ate nyo, wala akong alam sa mga date or kung ano yung mga intention ng mga kalalakihan, di ba? So, hoy, mababait kaya mga nasa. Hindi ko naman nila lahat. I mean, hindi ko ma-figure out, hindi ko mabasa kung ano ba talaga intention ng lalaking to sa akin. And alam na ng nanay ko yun na hindi okay itong lalaking to. Eh since makulit yung ate nyo, pinilit ko nakipag-date ang lola nyo. Ayun, pag-uwi, hindi siya pinapasok. After nun, wala, hindi naman naging kami. Pero do you still see him every now and then? Yeah. Oh my gosh! Yeah. Kilala ko na. Showbiz? Hindi. Ay, nako, ma! Kilala ko na. Ayan na nga guys, ayun na yung mga first. Alam po marami kayong nalaman sa amin. Sa mga susunod na mga pangyayari dito sa Lelet Matias at Tiny Etlo. May inis kayo, magagalit kayo, may iyak kayo o malilito kayo sa mga kaso. 3:20 PM po yan, Jimmy afternoon time. At guys, manood po kayo para abangan niyo yung isang first ni Zonya. Totoo! Abangan niyo yun!
Kaya ako nagkaroon ng first dahil nun. Oo, abakay niyo yun. See you! Bye mga puso!